Matapos ang pulong kasama ang mga kongresista sa kanyang bahay sa Quezon City, dumating si Speaker Gloria Arroyo sa batasang pambansa. Hindi pa oras ng sesyon pero pumasok ito sa plenary hall kung saan naghihintay ang ilan sa kanyang mga kaalyado. May mga kongresista pang bumabati sa kanyang pag-upo bilang speaker. Ito ang kanyang unang araw bilang bagong Speaker of the House. Agad siya nakipagpulong sa ilang kongresista at napag-usapan daw nila na tutulungan ng Kamara ang mga distrito apektado ng kalamidad. It is also a speaker's job, I think, to help the congressmen be able to assist their constituents when, especially when most needed. We identified about nine districts which have been very badly hit by the typhoon. Bago maluklok na speaker, kontrobersyal ang mga tagpong umagaw ng eksena sa SONA ni Pangulong Duterte. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, habang hinihintay ang SONA ng Pangulo, pumunta at nagsalita sa harap ng plenary hall si Deputy Speaker Rolando Andaya. Biglang naputol ang audio ni Andaya, pero nagpatuloy siya at nagsalita hanggang sa tila magsagawa na sila ng roll call ng mga mambabatas. We will now open the plenary for nominations for the position of Speaker. Sa gitna ng mga nakakumpol na mambabatas, naroon si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Nominal voting from members of the House will now begin. Nominal voting from the members of the House of Representatives. Abaya! 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 On behalf of Aangat Tayo Party List, I vote for former President Gloria Macapagal Arroyo for Speaker. Dahil wala namang ibang nominado, si Arroyo ang nanalo sa botohan at ilang sandali lang makikita siyang umakyat sa rostrum. Pero dahil walang sound system, hindi marinig kung ano ang kanyang sinasabi. Pinaliwanag ni Arroyo kung ano ang kanyang isinisigaw sa mga kasamahang kongresista kahapon dahil patay ang linya ng mikropono. I am very grateful to my colleagues for their trust and confidence in electing me Speaker. And I view my role as Speaker with having a primary specific objective, that is to carry out the legislative agenda of President Rodrigo Roa Duterte. And that means for today, we must get the Bangsamoro Organic Law ratified. Si Cabarine Sur Representative Rolando Andaya, dating Budget Secretary noong Administrasyong Arroyo, ang isa sa mga abala kahapon sa panunumpa nito. Noong umaga pa lang, 161 na signatures na, pero hindi tinanggap eh. So kaya nagkaroon ng ganong klaseng eksena. Kahapon, nagsagawa ng oath-taking para kay Arroyo na umupo pa sa Speaker's Chair. Nangyari ang lahat ng ito sa gitna ng balibalitang patatansikin sa pwesto si Alvarez at si Arroyo umano ang iluluklok na kapalit niya. Nagkaroon pa ng mga pagpupulong ang iba't ibang paksyon sa Kamara tungkol dito nung umaga bago ang SONA ng Pangulo. Natanong tungkol dito ang kinasuhan noon ni Alvarez na si Congressman Antonio Floyrendo. Are you behind it, sir? Why not? At nang pumasok na ng plenary hall ang Pangulo para sa kanyang SONA, hindi si Arroyo kundi si Alvarez ang kanyang kasama hanggang sa rostrum. Ayon kina Surigao del Sur Representative Prospero Pichay Jr. at House Minority Leader Danilo Suarez, hiniling ni Alvarez na siya na muna ang mag-preside sa SONA na pinagbigyan naman daw ni Arroyo. Pagkatapos ng SONA ng Pangulo, muling nag-resume ang sesyon sa Kamara para pagbotohan kung sino ang kanilang House Speaker. Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo is hereby elected as the new Speaker. Sa huli, formal na nailuklok si Arroyo. 184 ang pabor, 12 ang nag-abstain. Nanumpa rin siyang muli kagabi. Ayon sa ilang sources, tatlong araw pinlano ang pagpatalsik kay Alvarez. Dahil top secret ito, marami sa mga kongresista ang nakaalam nito isang araw bago ang SONA at sa araw ng SONA mismo. Ayon din sa ilang source, nakikiramdam ang noise Speaker Alvarez sa pangyayari na bagamat matagal nang usap-usapan, hindi raw akalaing mangyayari sa araw ng SONA. Nagtiwala daw kasi si Alvarez na nasa kanya ang suporta ng Pangulo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.